Good morning mga kaibigan, welcome sa Bob Works Garage. Okay, change oil tayo ngayon ng Honda CR-V na Gen 3. Okay, so yun, ituturo ko sa inyo yung process. Okay, ayan. Ito po mga kaibigan ang drain plug. Ayan. Ito yung drain plug, ito yung oil pan niya. Saka ito yung oil filter. Ayan. Ano lang naman to, 17mm na box range. Ayan. O kaya socket range, pwede naman diyan. Okay. Kasi uuwi tayo ng probinsya, kaya kailangan natin mag-maintain ng ating sakyan. Ayan, so buksan muna natin. Ayan, okay. Buksan na natin So ngayon kukuha tayo ng pangsahod. Ayan, pangsahod ng langis. Kukuha tayo. Okay. Ayan, kukuha na tayo ng pangsahod. So na luwagan na natin Yeah. Okay, nilagyan na natin yung drain plug. Ayan. Yun, napakaitim na mga kaibigan. Actually nasa na kasi ito 4,500 kilometers na. Dapat every 3,000 ako nag-change oil. Sumobra na. Busy, hindi na asikaso yung sakyan. So ngayon, mabibiyahe kasi tayo bukas ng probinsya. Uwi tayo ng probinsya bukas. Kaya kailangan natin i-change oil na. So ano pa nga ba ang dapat natin i-check pag tayo babiyahe ng malalayo or maglo-long drive tayo? Yun ang pag-usapan natin ngayon. Tara. Hayaan na muna natin siyang tumulo. Saka natin ito tatanggalin na oil filter. Okay? So tara. So yun mga kaibigan pag tayo babiyahe ng malalayo, ugaliin natin mag-maintain ng brake, change oil syempre, saka mga filter. Ayan, check natin kung madumi na, ililinisin natin, bugahan natin ng hangin. Ayan. Or palitan na natin pag sobrang dumi na Ayan. Pag yung clutch nyo ay hydraulic, ayan, kailangan mo mag check ng brake fluid, saka ito sa preno naman to. Ayan, ugaliin natin mag check ng mga brake fluid sa ating motor Okay. Although bago naman ang mga brake pads ko, kapapalit ko lang ng mga brake pads ko, kaya okay pa yan. Ayan. Ugaliin natin check palagi ang brake, langis syempre, oil, and then radiator. Okay, so check natin kung okay pa ba ang ating coolant. Ayan. Okay. Saka yung reserve nyo.
dapat yung reserve nyo ay palaging may laman. Ayan o. Mamaya tatanggalin natin tong filter ng air filter. Hahanginan natin kung kung may tawag niyan. Kung marumi na, lilinisan natin hangin or papalitan na natin. Yan. Ugaliin po natin mag-check palagi ng langis ng sasakyan pag tayo babiyahe ng malayo para hindi po tayo magkaka-aberya, no. Yan. Yung pong una-una natin check, preno, mga coolant, yung radiator nyo, coolant, oil, syempre importante yan kasi malayo-layo yung biyahe. Katulad namin, sa Bicol pa kami uwi, medyo nasa 600 kilometers din yun, balikan yun. Condition muna natin tong ating Honda CR-V na Gentry. Mamaya update natin. Patuloyin lang muna natin yung oil. Ayan, tulo pa siya. Okay. Okay mga kaibigan, natanggalan natin yung oil filter na luma. Ito na yung bagong oil filter na ito, papalit natin. Ayan mga kaibigan, natanggalan natin siya. Papalitan natin ng bago, napakaitim na ng langis. Okay, ayan, tumutulo pa rin siya. Ayan, ito na yung bago na binili natin. Okay, ayan. Ito yung ating ikakabit na bago. Yun. Ito na yung ating ilalagay na bago na oil filter. Ayan, binaklas ko na rin pala mga kaibigan yung bumper kasi ni-repair ko. Saka naglagay tayo ng auxiliary light. Ayan. Para additional kasi medyo madilim sa daan. Ayan, naglagay ako ng additional auxiliary light. Ayan, binaklas ko yung bumper. Okay. Okay mga kaibigan, sasalin na rin natin ang langis. Sukatin muna natin kung nasa na. Kulang pa. Yan, malapit na mga kaibigan, dapat hanggang dito siya, no. Okay. So, iubos na natin tong 4 liter. Thank you.
So yun mga kaibigan, ano, hindi natin inubos yung 4 liters. Yan, pandarin muna natin. Tapos check natin mamaya pag umandar na. Kasi nagpalit tayo ng oil filter. Pupunta yan dun sa oil filter, no. Siya nga pala mga kaibigan, no, pag magbabiyahe tayo, yan, ugaliin natin. I-check rin yung tubig dito, no. Kasi minsan may mga biyahe tayong maulan. Yan, panghugas ng windshield. Okay. Yan, kaya ugaliin natin, mag-check din ng tubig sa wiper, no. Okay. So tara, start natin. Try natin, paandarin. Kukunin na natin yung susi. So yun mga kaibigan, tara, try natin i-start. Okay. Siya nga pala mga kaibigan, nakailaw yung aking ABS kasi nasira yung sensor dito sa may kanan. Kaya kailangan natin palitan yun. Umiilaw siya. Start natin. Yun. Matining na naman ang under ng ano, aming CRB. Ayan, nakakasabak na naman kung bukas pauwi na ng Bicol. Shout out sa mga kababayan natin sa Bicol. Ayan, kita-kita tayo. Namimigay tayo ng sticker doon sa Bicol, no? Ayan, check nyo rin yung secondary clutch nyo kung may tagas. Ayan, kapapalit ko lang nito ng ano, oil seal. Wala naman leak. Okay. Ito. Ito yung fluid niya, ito yung sa preno. Ito yung mga tagas ng preno ko. Okay. Okay mga kaibigan, ayan, natapos na natin yung Honda CRV yung na ma-change oil, no. Ayan. So makulimlim, ayan. Hapon na makulimlim, kaya madilim. Ayan, basang-basa yung aking sakyan ng ulan, ano. Okay. Na-condition na rin natin mga brakes, coolant, oil, tubig sa tawag nito, sa wiper, okay na rin. Yung clutch, okay na rin yung clutch. Yun. Dapat pag mag long drive tayo, check natin palagi yun, no? Yan, mga gulong pala. Pinahanginan ko na rin mga gulong. Yan. Okay na rin gulong. Isang sa ano, isang 35 lang lahat ang ano, ang pinahangin ko dito, no. Okay, so yun lamang mga kaibigan. This is Doc Bob ng Bob Works Garage. Say good evening and God bless. Bye bye. Thank you.